Hello mga ka-eventologists! Ito po si Oscar Yema, ang inyong auteur. Auteur as in writer, director. Ngayon po sa ating TV program na I Love Qatar ay itutour ko kayo sa BIDDA Park, ang tinagreang central part ng Qatar. Tara, let's! Kung ito po ay damo sa Pilipinas, ito ay isang halamang namumulaklak dito sa Qatar. Sa sobrang lawak ng BIDDA Park, lahat ito maraming damo at marami rin ditong playground. Ang BIDDA Park ay syempre pang pamilya, kaya ang mga parents ng mga tao dito sa Qatar, pag nagwo-walking sila, dala-dala nila yung kanilang mga anak. Parang family time na rin. Tingnan ninyo, merong nandito sa park, may mga bike at merong laruan. Siyempre kung may park, merong mga family time at pag may family time, may mga barbecue. Dito sa park na to, merong mga naka-standby na talagang barbecue area. Ayan. Tatawagan nyo lang yung office, magbo-work kayo at pwede na kayong mag-barbecue. Ayan, ito yung mga pathwalk kung saan iikot kayo. Pero mapapansin nyo, ang area ng walking, ito yung pathway. Kulay red siya. Para kang nasa track and field oval. Ayan. Ayan, makikita nyo, pathway na red. Pathway na red. Ayan. At pag naglakad kayo dyan, malambot yan. Malambot. Para kang naglalakad sa track and field oval. So, you will recognize the red pavement kung saan ang walking area. Diretso pa tayo ng walking. Medyo isang oras pa lang paglalakad ko. Ano yan eh? Religiously ko itong ginagawa at least once a week. 3 to 4 hours walking. Pakinggan nyo ang huni ng ibon. Kita nyo naman, the plants, the trees are well maintained and properly manicured by the landscaper. Kahit saan ka tumingin, kaliwa, kanan,
everything is beautiful, the greeneries and the fresh air. Ang Albida Park ay 464 hektaryang lupain na punong-puno ng puno at mga pathways at mga kung ano-ano pang mga laruan, basketball, volleyball, tennis, football and everything. Ang Central Park ay 800 plus acres. So kung ang Albida Park ay dodoblehin, isang kasing laki ng Central Park sa New York. Ayan, lakad lang ng lakad, tumitingin sa mga halaman kasi fresh air talaga. Yan ang West Bay, the financial district of Doha. Kitang-kita dito sa kinilalagyan ko sa Albida Park. What I like with Albida Park is very accessible by train, pwede kang bumaba sa highway kasi malawak nga. At pagpasok mo na dito, what I like about ay ito. Ayan. Every corner ay may banyo at water refill station. Kaya kahit maihi ka sa paglalakad mo, walang problema. Sa Albida Park, pag nasa loob ka, para ka nasa probinsya. Tahimik, malamig na simoy ng hangin, mga kanta ng mga ibon. Pero pag tumingin ka sa kabila, para namang syudad. Ayan na, kitang-kita mo na ang West Bay, the financial district of Doha. Tingin ka naman sa kabila. Ayan, probinsya na ulit. Ayan, nag-aagaw na ang umaga at gabi, kaya mapupuno na yung park. Medyo gumagabi na, pero sige pa rin, iikot pa rin tayo hanggang may liwanag. Eh, park naman ito. Kahit saan may poste, kahit saan may ilaw, safe na safe. Pag nakita nyo naman yung mga bicycle sign, doon naman yung bicycle area. Kapag nagwa-walking ako dito sa Albida Park at lalakarin ko ang pathway kung saan allowed yung paglalakay, aabutin ako ng 3 oras. Kaya ganyan kalawak ang Albida Park. Medyo dumidilim na. Kaya ipapasyal ko ulit kayo next week. Medyo aagahan ko ng konti para mas magalugad pa natin ang buong Albida Park. The forest in the city. In Doha, Qatar. I love the dark.
pag medyo napagod na kayo sa kalalakad, pwede kayo magkape. Dito naman nagre-rent ng mga bike. Ayan, may pambata, may pangmatanda, may panggrupo, may pangpamilya. So ayan, mga ka-eventologists, ito ang part 1 ng ating BIDDA Park tour. Medyo ginabi sa susunod na agahan namin. So abangan nyo ang BIDDA by the day sa ating part 2 ng Alab Qatar in BIDDA Park.